tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Kumusta ang dalawa mong kasama? Okay lang naman silang dalawa. Ang hindi okay, yung pag-iintriga mo sa kanila. Hindi ko sila iniintriga. Sinasabi ko lamang ang nararamdaman ko sa kanilang dalawa. Na ano? Na masama ang kutob mo sa kanila? Alam mo, kaya malayo ang loob mo sa kanila kasi kung ano-ano ang iniisip mong masama. Ano ka ba? Parang gusto ko na tuloy isipin na gusto mo silang paalisin. Paano? Kung yun nga ang gusto kong gawin mo. Ano? Ang paalisin sila? Oo. Paano naman ako? Alam mo namang nilooban na ako minsan, hindi ba? At hindi mo naman ako masamahan. Ano ka ba? Ayoko nang mapag-isa. Natatakot na ako. Oo na. Nariyan na ako. Pero hindi lang naman ang dalawang yan ang pwede mong gawin kasambahay. Marami ka nang makukuha kung tutuusin. Kaya pag-iusap, palitan mo ng dalawang yun. At bakit ko sila papalitan? Wala naman silang ginagawang masama. At kailan mo sila papalitan? Kung may ginawa na silang masama? Ang hirap kasi sa'yo, pinapairal mo yung imahinasyon mo. Kathang isip mo lamang ang lahat ng yan. Tapos pinapaniwalaan mo. At ikaw mismo ang naniniwala sa katsang isip na ikaw mismo ang gumagawa. Paano kung totoo ang hinala ko na masasamang tao sila? Masasamang tao? Bakit? May nabalitaan ka na bang ginawa ni Bunny? Itaga rito yung si Bunny. At wala pa akong nababalita ang ginagawa niya. Kaya pwede ba? Tigil-tigilan mo ng imahinasyon mo. Marami kang makukuhang iba kung tutuusin. Hindi lamang sila. Marami nga. Pero hindi naman sila mapagkakatiwalaan. O di mabuti na lang sina Bunny at Marlon. At least, kilala ko na sila. Ilagay na lang sa labas. Marlon! Bakit ngayon ka lang? Tagal-tagal mo. Baka makita nila yan. Bakit pa kasi sumunod ka dito? Doon ka na sa loob ng bahay para hindi sila lumabas. Sige na. Isaan mo ba dadalhin ang balikbayan box na to? Isaan pa din sa bahay ko. Alangan mo sa bahay ninyo. Hindi magtataka yung nanay mo. Huwag mo akong gugulangan dyan, ha? Alam ko kung ano-ano ang laman niyan dahil ako mismo ang nakausap ng anak ni Aling Linda at sinabi sa akin mga items na nandiyan dyan sa kahon. Oo na. Sige na. Bumalik ka na sa bahay bago pa nila tayo makita dito na nag-uusap. May pinadala na naman ba sa akin ang anak mo? Bakit ganyan ang mukha mo? Para kang natalo ng ilang libo, ah. Oo, kaya lang, napunta na sa mabubuting kamay. Ha? Anong napunta na sa mabubuting kamay? Naunahan ako ng mga budol-budol. Ha? Anong ibig mong sabihin? Hayan ang balikbayan box, oh. Tignan mo. Ano bang laman ng balikbayan box na ito? Ha? Plywood naman ang iba. At ang iba ay mga kahong walang laman. Basuri at itong pinapakita mo sa akin, eh. Yan nga ang laman, eh. Nawala lahat ng mga items na pinadala ng anak ko sa akin. Maging yung para sa iyo, nawala rin. Pati yung perfume na
bilin ko sa kanya, wala rin. Ni isa sa mga sinabi ng anak ko na matatanggap ko, wala. Ang basurang ito ang natanggap ko. Nako, magreklamo ka. Pumunta ka o tawagan mo ang anak mo para ireklamo ang shipment company. Kanina pa umalis si Mona. Maging siya ay dismayado. Dahil pati ang perfume na sinabi kong ibibigay ng anak ko sa kanya, nawala. Ano ba naman ang anak kong yun? Kung kailan ko siya gustong-gustong makausap, hindi naman tumatawag. Oh, sumasakit tuloy ang ulo ko sa balikbayan box na panay basurang laman. Teka, nakaswits pa pala ang ilaw sa labas. Ilang beses ko nang sinabihan sina Bunny at Marlon na laging i-check ang ilaw. Lagi namang nakakalimutan. Teka nga, ako na lamang ang magsiswitch off ng ilaw. Ah, ha? Nasa tarangkahan pa pala ang Bunny na ito. May hinihintay kayang babaeng ito? At nandoon pa rin siya sa tarangkahan kahit ganitong oras na? Oh! Bunny! Ano ginagawa mo dyan sa may tarangkahan? Bakit hindi ka pa natutulog? Nagpapahangin lamang po. Si Marlon, kasama mo ba? Hindi ho. Nasa kwarto na po siya at malamang natutulog na po yun dahil napagod daw po eh. Ganun ba? O ikaw, pumasok ka na rin dito sa loob. Halika na at matulog na tayo. Pero huwag mong kalimutang isara yung gate, ha? Opo. Ano ba namang babae ito? Kadalagang tao eh. Nasa labas pa rin hanggang ngayon. Hinihintay mo sa may tarangkahan at nandoon ka pa rin hanggang ngayon. Ah, ang boyfriend mo? Si Aling Ninda, oh. Wala pa po akong boyfriend. Sus, maniwala ko sa'yo. Sa ganda mong yan, wala ka pang boyfriend? Wala pa po talaga. Kahit itanong niyo po ko sa inay ko. Siyempre, alam namang sasabi mo sa kanya, eh, di nagalit. Di naman po istrikto ang inay ko, eh. Tungkol sa mga lalaking umakyat ng ligaw sa akin. Mabuti kung ganon. Ang mabuti pa, kung may mga naliligaw ka na, sabihin mo sa kanila na kailangan ka dito sa bahay. Dito ka ligawan. At hindi sa kung saan-saan lang. Tandaan mo ang bilin ko, ha? Opo. Ha? Tatandaan ko po lahat ng sinabi ninyo. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Hay nakwa, ano ba naman ang panganay kong yun? Eh sabi, dito kami magkikita sa restaurant na to. Pero hanggang ngayon wala pa. Ay nako, pag wala pa siya hanggang mamaya, alis na ako dito. Siya itong nagsabing i-blow out ako ngayong araw. Di yata ako sisiputin. Ano na naman kayang dahilan ng panganay kong ito? Kung hindi na naman darating. Mabuti pa yung bunso kong nasa ibang bansa. Tinutupad lahat ng ipinapangako sa akin. Kala ko hindi ka na darating eh, dahil naroon ka sa bahay ni Aling Linda. Linda? Pwede ba namang hindi ako sisipot? Imported yata ang ibibigay ninyo sa akin ni Bunny. Eh teka, nakuha mo na ba ang items na ibibigay ni Bunny at Marlon? Eh baka imported daw ang ibibigay dahil galing tate ang balikbayan box.
kapangalan lamang ba ni Linda ang pinag-uusapan ng dalawang yun? Pero bakit hindi lamang pangalan ni Linda ang nabanggit ng dalawang yun, kundi maging pangalan ni Bunny at Marlon ang nabanggit, at maging ang balikbayang box ay nabanggit din? May kaugnayan ba si Bunny at Marlon sa pagkawala ng balikbayang box ni Linda? Totoo nga ba ang hinala ko na magnanakaw si Bunny at Marlon? Wala pa ba si Aling Linda? Wala pa. Namamalink yun. Nasa simbahan pa yun siguro. Sige, ilag mo muna yung pintuan sa baba. Para mapilit ang tatawag yung matanda niya kung sakaling dumating niya. Hina? Oo. Yung kwarto niya sa itaas ng bahay. Nabuksan mo na ba? Hindi nga. Pero wala doon ang mga alas eh, ng matanda. Sige na, ilag mo muna sa baba. Hindi pa pala. Bakit mo sinasabing wala doon ang mga alas ni Aling Linda? Eh, nabuksan na namin yun nung una na pumasok kami dito. Eh, tingnan mo, yung iba pang kwarto na nasa itas ng bahay, malamang isa sa mga kamit na yon ang pinagtatago ng mga alas ni Aling Linda. Sumasakit na naman ang ulo ko. Bakit kaya nagiging madalas na yata ang pananakit ng ulo ko? Kumusta kaya ang mga paupahan kong apartment? Makabayad na sana sila ngayon. Lalo na malayo pa ang araw ng pagdating ng pension ko. Aling Linda? Ah, bukas yan! Pumasok ka na! Aling Linda? Oh, kumusta? Nakasingil ka na ba? Magkano ang nasingil mo sa pinapaupahan kong apartment, ha? Eh, wala po akong nasingil eh. Ano? Na naman? Oho eh. Abi, anong nangyayari sa mga boarders ko? Dati-rati, on time sila nagbabayad ng apartment. Bakit ngayon? Naglalaktaw na sila. Eh, ate, nabanggit nga po niya ang dahilan sa akin kung bakit ayaw niyang magbayad eh. Eh, bakit daw anong dahilan? Kasi nahanap sa akin ang sulat na nagsasabing ini-authorize ninyo akong maningil. At bakit naman kailangan pa ng sulat na may authorization letter sa iyong paniningil? Ipinakilala na nga kita sa kanya. Eh, para daw maniniwala siya na pinapasingil niyo nga ako sa kanya. Kaya kailangan bigyan niyo ako ng authorization paper. Patunay na pinapasingil niyo ako sa kanya. Sige. Bigyan mo ako ng papel at ballpen. Nagawa ko ng authorization paper. Oh, Aling Linda, bakit ito? Anong nangyari sa'yo? Sumasakit na naman kasi ang ulo ko eh. Sige, di na muna ako maniningil kung ganun. Dito muna ako sa bahay ninyo para may makasama kayo. Ay, hindi, wag na. Kaya ko pa naman eh. Basta, bigyan mo ako ng papel at ballpen. Gagawa ko ng authorization paper para wala nang maidadahilan pang babaeng yun. Kailan mo pa nakuha ang bag na yan? Eh, kanina lang. Kaya kailangan makaalis ako dito sa bahay para mailabas ko ang laman ng ATM na ito. Alam mo na ba ang password? Hindi pa. Kaya nga, kailangan magkausap kong kaibigan ko na expert sa mga pagkuha ng pera sa ATM. Oh, yung party ko dyan ha. Baka suluhin mo. Anong suluhin? Isa pa, hindi lang tayong dalawa ang maghahati ng laman ng ATM, kundi magiging tatlo tayo, kaibigan ko, na mag-withdraw.
ng laman ng itim na to. Kailangan bibigyanin natin dahil siya lang yung nakakaalam kung paano ilabas ang pera sa ATM na ito. Saan na kaya yung bag ko dito? Dito ko lang nilapag sa ibabaw ng ref, ha? Bakit wala? Nandun pa man din ang ATM ko. Saan ko ba nailagay yun? Ang alam ko, dala-dala ko pa yun pag uwi ko dito sa bahay. Eh bakit nawawala? Hindi kaya nalaglag ko? O baka nalaglag ko nga. Oh, nandun yung ATM ko. Kailangan ma-report ko kaagad sa bangko bago pa mawala ng tuluyan ang laman ng ATM ko. Napasal ka dito sa bahay. Anong magandang hangin ang nagpapunta sa'yo dito? Ito naman kung makapagsalita. Para bang ilang buwan akong hindi nakapunta dito, samantalang nung isang linggo lang eh nandito ako. Eh, bakit ganyan ang mukha mo? Kaya ako nandito para magpasama sa'yo, friend. Bakit? Eh, nawawala ang bag ko kasi kung nandun ang ATM ko. Ano? Na-withdraw na ba ninyo ang laman ng ATM ni Alinda? Hindi pa. Ano? Bakit? Kala ko ba siyang pinuntahan mo kahapon? Anong nangyari? Wala siya. Hindi ko nadatnan sa bahay niya. Kaya nga, babalikan ko siya mamaya eh. Ibig mong sabihin? Aalis ka ulit? Eh ano pa nga ba? Kaya kung dumating si Alinda at tinanap ako, sabihin mo, umuwi ako dahil may emergency sa amin. At huwag kang magpapalata. Gawin mo yung dati mong ginagawa na masahihin ang loob niya. At asikasuin mo siyang mabuti para doon mabaling ang pansin niya. At hindi doon sa ATM niya. Eh, naintindihan mo? Hanggang kailan ba tayo dito? Hanggat hindi pa natin nakukuha ang mga paintings niya, hindi tayo aalis dito. Linda, si Marlon, may napapansin ako sa kanya. Naku, ano na namang intriga yan muna, ha? Ilang beses ko kasing nakikitang lumalabas ng bahay mo si Marlon eh. Oh, ano naman kung lalabas siya? Hindi naman siya katulad ni Bunny na stay in. Stay out si Marlon. Ganun ba? Pwede ba, Mona? Tigilan mo na ang pag-intriga doon sa kasama ko. Hindi ako nang iintriga. Anong mapapala ko kung mag-iintriga ako? Kaya lang, nagmamalasakit lamang ako sa'yo. Pakiusap mo na, tama na. Tigilan mo na sila. Ilalong sumasakit ang ulo ko sa'yo eh. Lynn, hindi kaya ang kumuha ng itim mo ay ang dalawa na kasama mo sa bahay? Pwede ba? Nagtatrabaho yung dalawa. Ang sipag-sipag nila. Malinis ang bahay. On time sa pagluluto. Mga damit ko, asikasong-asikaso. Maging si Marlon, tingnan mo, buhay na buhay ang mga halaman ko dahil sa pag-aalaga niya. Tapos ngayon,
iintrigahin mo lamang sila. Kaya tama na, please. Lalo lang sumasakit ang ulo ko dahil pagkawalan ng ATM ko. Kaya nga eh. Mabuti na lamang at nakapag-report ka na kaagad kanina sa bangko. Dahil kung hindi, limas lahat ng pera mo. Sandali lang ha. Sasagutin ko lamang to. Sino kaya to? Hello? Sa bangko to? Kumusta sir? Na-freeze nyo na ba ang bank account ko? Hindi na ho ba makukuha ng may hawak ng ATM ko? Ha? Sir? Na-freeze nga ba ng bangko ang pera ni Linda? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang huling yugto ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Madikdang, Robert Di Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert Di Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang aalaala nating di malilimutan, kaisarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan.